pang tip mga kaamag ito, yung ganito. Sa pagbabaging natin, lalo na pagka-manual lang, hindi natin maiwasan na mabutasan o mapunit. Minsan kasi, karamihan sa sawdust, may mga nakakatusok na mga parte ng kahoy, kumbaga matutulis. Pagka naka-encounter kayo ng ganun, tatanggalin nyo yun, tapos kung nabutas man, scotch tape nyo po, o yung packaging tape, yung malapad. Kasi po, pag hindi nyo po na-tapean yan, pag nag-pasteurize na kayo ng ganito, mapapasok siya ng tubig. Siyempre, pag napasok ng tubig, magiging over-moisture siya. Kung sanhi, magiging ano, pag na-over-moisture siya, pag tinaniman nyo na, malulusaw si amag pagka over-moisture. Kaya dapat, pagka ganyan nabubutasan o napupunit, titipan nyo yan. Dapat meron kayong packaging tape. Yan o, tinipan ko na siya para hindi mapasok ng tubig. Ito yung ganitong tape. Yan, dapat meron kayo niyan. Sa pagbabaging, laging nakahanda yan dapat. Hindi kasi maiwasan, mabubutasan yan. May mga matutulis pa kasi na parte sa sawdust eh. Yan mga kaamag, puno na. Sa ganitong setup po pala, kung mapapansin nyo, walang sako na pinaka-mating niya o kaya kung ano man na pwedeng ilagay dyan. Sa ganito lang na setup to ha, mga kaamag, sa direct na limbawa dyan kayo magsisindi ng apoy, kumbaga yung direct, kailangan lagyan nyo ng sako kasi masusunog yan pagka hindi nyo nilagyan. Iinit ito sa init ng apoy, iinit, malaking chance masusunog yung ito, yung fruiting bag natin, kaya kailangan mayroon kayong pang ano dyan, mayroon kayong mating dyan. Ikpitan natin ng maayos para hindi lumabas yung tubig. Yan, higpit na. Kailangan walang lalabas dito sa gilid, para isa lang yung labasan pagka dito. Bubutasan natin yan mga kaamag. Kung first time kayong nagpa-pasteurize, higpitan nyo na maayos yung dito. Kung wala kayong ganito, kahit ano lang, kahit interior ng motor, tapos higpitan nyo ng tie wire o kaya kung anong alambre na makakapagpahigpit. Tapos pag kumulo na, huwag nyo munang bubutasan kaagad, kasi hindi nyo alam, baka may butas na iba. Huwag nyo bubutasan kaagad. Pag kumulo na, mapapansin nyo po, lolobo yan. Pag lumobo na to, na alam nyo na walang ibang sumisingaw, saka nyo butasan dito sa gitna. Pero pag merong sumisingaw, huwag nyo nang butasan. Kasi madudubol, ano na, kumbaga, magiging redundancy na. Kumbaga, sige, start tayo. Time check tayo mga kaamag. Alas 7:27.
na mga kamag. Patay ang virus niyan sa sobrang init. Sobrang init. Kailangan kasi lumulobo yun. Dapat ma-maintain natin. Kaya dapat malakas ang apoy. Time check mga kamag. Magpa 5 PM na. 5 minutes before 5 PM. Still grinding. Lamig na mga kaamag. Lamig na siya. Tapos nito, hakutin ko na naman papunta doon. Tapos lalagyan na natin ng binhi. Yeah, hakot time na naman. Na, amoy sinag na kape. Parang amoy tataw. Yun yung amoy niya pagka naluto na. Ito yung kasama ko dito. Body ko. Shoutout nga pala kay Kaamag na Bugsoy Tanasio, yung subscriber natin sa Singapore. Kaamag, ito na yung request mo. Request granted na. Salamat sa pag-subscribe.